Mga ilang minutes yan. Take 10 minutes. Attorney, ang magic number daw, ang kabuuan bilang ng electoral votes ay pakita po natin sa mga report na galing sa Amerika kahit yung panahon pa ng kampanya hanggang itong election. Meron silang tinatawag na mga swing states. Ano yung mga swing states? Yan ang ibig sabihin yan, undecided at mga tao top up. It's a toss up between sa kanilang dalawa. Nakalakaan kaya yung sa mga kapapasang nito. Kaya makakita ko kahit na gabi, andun pa sila dapat sa pentwenday niya. Talagang nagkakampanya pa sila doon. And for the last moment, nakalakaan na. Ganyan kasi kakapulo. Ang lalabang na doon ang mga swing states na yan. Okay. Attorney, sige, yun yung sistema ng botohan. At bilingan ng boto. Ayun po po yan. Ang boto mo sa presidente, boto mo sa vice president. Okay. Sigurado na kung sino man na magiging presidente, kapartido niya yung vice presidente. Kung bilan ang boto ng presidente, ganun din ang boto ng vice president. Okay. May ba tayo ng anyo ng usapan tungkol sa eleksyon sa Amerika? Okay, sukat na sukat po, oras natin. Batid nyo yun, Tony. Alam nyo yun. Ganito po, Tony. Ewan ko kung sakop pa ito ng mga election lawyer katulad ninyo. Ano po ang kahulugan sa Pilipinas? Ano po ang epekto sa Pilipinas? Kung mananatiling presidente ng Amerika sa Trump, at kung papalitan siya ni Joe Biden sa election nila nito, Tony po. Para sa akin kasi, dahil natin na kailanman na, no? Ganun din naman eh. Depende yan kung paano tayo mag-negotiate sa bansang Amerika. Napansin ko po yung mga news organization nila tulad ng CNN, ABC News, NBC News, CBS, MSNBC, at etc. Fox News. Mailat sila ngayon sa 7 seconds lang. Meron sila ng mga projection. Ngayon na lang medyo Alas 8:42 ng umaga, 2 minuto pa lang nakalilipas. Oras dito sa Pilipinas. Don't